Nakakatakot nga mga idol, itong si Stephen Curry na magbanta dahil tinototoo niya. Natatandaan nyo ba mga idol, nung lalaglag nga itong sila Stephen Curry last year mga idol sa play-in tournament laban sa Memphis Grizzlies, May 2021, sinabi mismo ni Stephen Curry, "You don't want to see us next year." Nagbanta nga siya mga idol kahit hindi niya pa man alam ang mangyayari. Pero mga idol, fast forward, 1 year later, totoo nga ang nasabi niyang "You don't want to see us next year." Dahil mga idol, lahat ng kanilang kinaharap sa playoffs ay tinalo nga nila at eventually nanalo ng championship. Pagpapakita nga ito mga idol ng confidence sa sarili neto ni Stephen Curry at pati na rin sa kanyang team. At iyang ganyang gawain mga idol ay medyo nakakakaba dahil hindi mo naman sigurado at alam ang future. Pwedeng mag-backfire nga sa'yo yung pagbabanta mo at ikaw ang balikan. Pero sa kaso nga ni Stephen Curry mga idol, naging totoo yung kanyang pagbabanta. Minsan lang magganyan si Stephen Curry mga idol, pero pag nagganyan nga siya, nakita natin, sigurado, alam niya na mangyayari. Kaya nga mga idol, nakakatakot kapag itong si Stephen Curry na nagbanta. Dahil gagawin niya nga lahat mga idol para maging totoo yon. At sigurado nga yan mga idol, itong storya ng pagbabanta ni Stephen Curry at ang pagtutupad niya nga ng kanyang pagbanta ay magiging malupit na istorya near the future. Pag-uusapan ito mga idol ng maraming mga NBA fans. Siguro pati na rin yung mga baby pa na magiging fans ng NBA ay malalaman itong cold-blooded story ni Stephen Curry. Pero anyways nga mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa ginawa ni Stephen Curry? Nagbanta at tinotoo? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At para nga sa ating next balita mga idol ay pag-usapan nga natin itong Portland Trail Blazers at ang kanilang latest move. Dahil binabalak nga nilang i-trade mga idol ang kanilang 7th pick this year kapalit nga ng 12th pick na itong OKC Thunder kasama ang kanilang magaling na batang player na si Lu Dort. At kung ako nga mga idol, ang team ng Blazers ay gagawin ko ang lahat para mapa-oo ang OKC Thunder sa trade na ito. Napakaganda nga ng future neto ni Lu Dort mga idol. Nag-umpisa sa depensa, na-develop ang kanyang opensa. Kaya naman kapag nakuha nga ito ng Blazers mga idol, magkakaroon sila ng magaling na two-way player. At hindi lang yun mga idol, bata pa nga at may magandang future sa NBA. At para naman sa OKC Thunder mga idol, kahit anong i-offer pa ng Blazers ay tatanggihan ko nga. Dahil mga idol, itong si Lu Dort, kung napanood nyo nga ang ilang OKC Thunder games, ay talagang magaling nga na player mga idol. Hindi lang siya one-sided player, kundi two-sided player, offense and defense. Kaya naman mga idol, kung sa Blazers, this is a great trade. Para naman sa OKC Thunder, this is a bad trade. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan na natin ang ating panghuling balita na tungkol nga dito kay Stephen A. Smith at ang kanyang nasabi kay Anthony Davis. Pinuri niya nga kasi mga idol itong si AD, himala. Grabe nga daw mga idol kasi itong si AD. Kapag healthy nga daw siya mga idol, isa siya sa mga best players sa NBA. Top 5 to top 7 at very unstoppable nga daw siya at very dominant player. Ang kaso nga lang daw mga idol ay yun ay kung healthy itong si Anthony Davis. Pero sa nakita nga natin mga idol these last 2 years ay napakadaming injuring natamo na AD at hindi nga siya magkaroon ng consistent na paglalaro dito sa team ng Lakers. Kaya naman ngayon mga idol ay parang nababastos, dinidisrespect si Anthony Davis. Dahil nga mga idol, these past 2 years ay hindi maganda ang kanyang performance dahil sa kanyang mga injury. Kaya naman mga idol, ang paniniwala neto ni Stephen A. Smith, kung magiging healthy lang itong si Anthony Davis mga idol, babalik nga siya sa kanyang dating posisyon na top 5 player sa NBA. At kagaya rin nung sinabi ni LeBron James nung nakaraan mga idol sa Instagram, hintayin nyo ang pagbabalik ni Anthony Davis. Ipapaalala niya sa inyo kung sino nga ba talaga siya. At hindi na nga daw makapaghintay itong si LeBron na i-unleash muli itong si AD. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!